Magandang araw po muli sa inyo at ngayong araw po ay sasagutin natin ang katanungan sa atin, sa inyong abang lingkod, kay Kuya Minsu. At ang katanungan ay nagsasabi na, bakit marami pong tamad, Kuya, sa panahong ito? So, ano po kaya ang dahilan bakit marami pong mga tamad? At hindi lang basta tamad, proud na maging tamad. Minsan narinig ko yung isa sa aking mga kapamilya na nagsabi na, Ma, bakit galit na galit kayo sa aming mga tamad? Samantalang wala naman kaming ginagawa. Minsan nakakatawa kong pakinggan, ano, na they are proud na maging tamad na walang ginagawa. Ito po yung sa nakita ko, ito po yung aking sariling pananaw lamang. Aking nakita kung bakit po napakaraming mga tamad sa ating kapanahonan, especially mga kabataan. Dahil po, sa palagay ko, ang may kasalanan o ang dahilan ay nagmula sa mga magulang. Kung papansin ninyo po, yung mga magulang, pagkabata pa lang, lagi po tayong nagagalit. Pagka yung bata ay nakikitulong maglaba, nakugaling nagagalit, dun ka, huwag ka lumapit dito, mapapasa ka. Pagka gusto magbumba ng tubig, nakugaling nagagalit ka, huwag yan at masisira yan. Kapag ka gustong mag-ib ng tubig, gustong maghugas ng plato, at magagalit ka, huwag yan, mababasag yan. Ayun, maliit pa lamang, ikaw na mismo ang nagturo na huwag silang magtrabaho. At ang iba pa dyan, yung kanilang anak, instead na kasama nila doon habang naglalaba, nilalagay nila sa harap ng TV. Habang sila'y nagluluto, nilalagay nila sa harap ng TV. Habang sila ay mayroong mga ginagawa, hinaharap nila sa TV. So ano ang nalagay sa isipan ng bata? Ay, ito pala ang buhay. Manood lang ng TV habang may ginagawa ang mga magulang. Habang naglalabas si mama, manood ng TV. Doon sila lumaki. Kaya nung lumaki na at sinabi mo, Anak, maglaba ka nga. Naku, dahil hindi na siya masaya na naglalaba dahil tinuruan mo siya maging masaya sa harap ng mga TV at ng cellphone, ayun, ayaw niyang labahan ang kanyang damit. Ang tagal, dadaan muna ng maraming mga katakot-takot na sermon. Gusto mong magpabili, gusto mong magpaigib na tubig, hindi ka makukunan. Bakit? Kasi nung maliit sila, hindi mo sila sinanay. Oo, ikaw. Ikaw na magulang ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang iyong anak. Meron pong isang talatang nagsasabi, Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. When he is old, he will not depart from it. Saan galing? Doon sa tinuro mo, diba? Kapag ka naturuan mong bata mula sa kanilang pagkabata, at sila ay lumaki doon sa iyong turo, hindi na nila iiwan yun. Kung maliit pa lamang ay nakitulong maglaba at binigyan mo ng maliit na panty, o yan anak, labahan mo yan. Naku, paglaki niyan, gustong-gusto maglaba ng panty niya. Kung yung anak mo ay gustong magtimba ng tubig, binigyan mo ng maliit na tabo, o yan, punuin mo anak at dalahin mo doon. Naku, paglaki niyan, ang hilig-hilig niyan magtumulong sa iyo na maghapot ng tubig. Pero kung ngayon pa lang ay pinagbabawalan mo na. Kung ngayon pa lang ay galit na galit ka na na tumutulong siya, ikaw yung nag-mold sa kanya na maging isang tamad at hindi maging mabuting bata. Kaya magiging proud sila, sasabihin nilang, Ma, wala namang kaming ginagawang mga tamad, bakit galit na galit ka? Diba? Sino gumawa sa kanila na maging tamad sila? Ikaw yun. Ako yun. Tayo yun, mga magulang. Kaya habang nasa tiyan pa lang, sabihin mo na sa anak mo, ikaw na nanonood ngayon at ikaw ay nagdadalang tao. Sabihin mo sa anak mo, Anak, tutulungan mo si mami ha, tutulungan mo si daddy ha. At pagka siya inilabas na at kaya niya ng lumakad at gusto niya humawak ng mga labahin, pahawakin mo. Kung gusto niya humawak ng mga lulutuin, pahawakin mo. Para balang araw may lalabas sa'yo, may magluluto sa'yo, may mag-iigib sa'yo, may magmamahal sa'yo. Sana po, nakapulutan natin ito ng aral at maunawaan natin, ikaw ang dahilan. Bakit sila tamad?